nila. But speaking of which, syempre, simulan na natin ang drafting phase for the game number 1, ang ating star match ngayong hapon. Kung hindi ka pa naglalatag ng inyong boto, oras na to. Ito na yung sign na inaantay mo. Predict mo na kung sino nga ba dito ang mananalo para sa matchup na to. Huwag ka munang maglatag ng higaan mo dahil anong oras pa lang? Alas 2 pa lang. Alas 3 pa yung siesta time. Oo. So, dahil sa init ng action, huwag mong itulog yan. Pero ngayon, unti-unti nilang kakalbuhin ng mga pwedeng hero. Ba't ka natatawa? Nagulat kasi ako paano yung tinanggal. Ay. In Imagine, isa sila sa mga teams ngayon ha, na pumafunny pick mango, We Are Legends man yan. And habang dito sa Marshall Mayhem, ayaw na nung pambibigla naman na meron dito at baka may marinig na naman tayo, di ba? Paling dito kalakap Mingwin na nag-stretching, pati si The Wild One medyo mawawala din sa frame ng ating player cam. Nag-ano, may toes, my knees, my shoulder, my head eh. Nag-stretching Okay. Si Kuya Edwards Fernandez. Sabi nila, ready kami for long games. Ganun din ang Marshall Mayhem na tinitigan ko. Oo. Nilapitan pa. Sino tong tawititig na to? Ito yata si Flaco eh. Si Flaco yata yung tawititig na yan. Si Flaco yan. And by the way, no, ito yung first time ng ilan sa mga players ng Marshall Mayhem na maglalaro. Tulad ni no? Ni Calculated na hindi ko alam kung anong kinakalculate niya o ano man. At saka si ano, si Keanu. Kasi si Ryzy at si... Naglaro na. Oo, si Ryzy 1 naglaro na. Tsaka si Kaizo. Ano, magkaka-sounds like. Kasay pala. Kasi may Kaizo kasi sa ano Munting pala yun. Munting na maging Kaiza. Oo nga eh. Kaizo, Keanu, Ryzy. Basta si may letter Z, palo eh. Lahat ng may Z talaga palong-palo dito. Si Kuya Edwards. Oo, diba? Edwards Fernandez. Dalawa Z nun. Oo. Tsaka hindi lang yan ang kailangan natin makita. Yung mga Z na yan, hindi. The W, the win. Type W dyan sa comment section natin. Tama. Pero ngayon, sino nga ba yung mga tatanggalin? Andyan pa rin ang pambansang Chip, ang pambansang Povius lately na hindi na rin natin nakikita. Pero ang mga open, Matilda, Ling, ayaw nga, no, tama, Matilda. Hayabusa. Okay. Si Xnova pa naman, last season, comfort niyan, yung tama, Matilda. Oo naman, pag sinabing Xnova, may listahan ng choke, kaso tinanggal sa listahan din. Tinarget man eh. Tsaka alam ko, ang RQ din ang isa sa mga unang team nagpakita ng mga Jushin Jawhead. Ayan, grabe yung mga Hallyu combination. The Jawhead. Oo, the Jawhead strategy, nagbabalik na naman. Pero yung mga Ling Angela, pwede ha, pinagbibuklod ko na sila. Hoy! Another one! Ibang atake ito, tapos kaya pala nag-stretching si Edwards Fernandez. Oo, gumawa mo ng mga buhangin sa labas. Kaya na wala sa camera, sabi niya, teka lang. Para gusto kong mag-calid ha. Teka lang. Kuha mo na akong buhangin sa labas. Pero hindi ko ahaluin kasi ako mahilig ang manood ng mga nag-aalo ng semento. Oh, ano yun eh, therapeutic yun eh. Ganun, ASMR. Oh, literal na putik eh. Kasi ginalo mo sa tubig eh. Kung ako lang ba, pero alam ko kayo din. Pero dito, kayo din. Ano nga ba mga prediction nyo para sa laban na to? Star match. Hindi naman tatanggaling star match to kung hindi may mga naitatagong alas katulad nila, Calculated na ngayon, mailalabas na nila for the final week na regular season. Pero yung binanggit kong hero para kay Xnova ay gagamitin ng Marshall Mayhem. The Jawhead, open ang Jushin kasi hindi naman na siya ganun masyadong pinapansin ngayon. No? At maaring kunin yan ng Marshall Mayhem and Arlott. Yung yung top global hero ni Kuya Edwards. The long hair Arlott. Long, diba? Ay, kasi nagpa-short hair na si Kuya Edwards eh. Ngayon hindi na siya long hair. Oo. Pero shoutout nga pala sa mga magulang ng mga players natin. Ayan. Shoutout sa inyo, mga parents. Sila Tita Mariflor Corpus Galantes. Ayan. Sabi niya kasi, good luck RQ, kahit especially sa anak kong si Mingguin. Uy, nandyan din pala ang parents. And inaasahan ko rin mamaya, marami magko-comment na supporters sa Marshall Mayhem, knowing na talagang sila yung isa sa team ngayon na binabantayan kasi silang nag-champion sa qualifiers natin. And not just that, no? Naging star match din ang laban na to dahil ito nga yung unang chance na makakatapat ng Marshall Mayhem ang minsang naghari ng season 3 na RRQ Kaito. Mauulit kaya muli. Oo, yun nga yung chance na pwede pang gawin naman ng RRQ Kaito ngayong season dahil pasok na sila sa playoffs. Both of these teams actually, pasok na sa playoffs, even the Marshall Mayhem. And mga kasalanan ni Sinful yun at ni Mijisi, the High Street.
pinamana na ni Sinful muna yung kanyang ano. Tapos na siya magbilang maglista ngayon, ika-calculate naman nila. Yeah, ayaw. Kaya pumasok si Calculated. Okay ka dun, ha? Oo. Tsaka ngayon, ang hero naman ni Calculated, ang kukunin nila. Ito talaga pwedeng mamtunaw, mangkalbo ng jungle dito, ng RQ Kaito. And definitely, ma-expect natin agad yung magandang matchup onto the gold, kahit wala pang gold dito for RQ Kaito. Kariman. Harit nga, open eh. Nandiyan pa yung Nathan. Nathan. Pag binaliktad mo yon. Oh, Nathan pa rin. Diba? Balibaliktad rin man natin ang mundo. There can only be one na pwede magtagumpay para sa matchup na to. Pwedeng tig-isa kung mag-game 3, pero isa match. Sa match yung pinag-uusapan natin. Pero parang ngayon, ano, alam ko na to, ha. Binan yung harit, no? Oh, ban yung harit. Pag hindi binan yung Nathan, ang pick ng RQ, Nathan Lolita. Pero may isa pang spot para mag-ban dito ang Martian Mayhem. May isa pang spot. Pero ngayon, for RQ Kaito, Aurora, limit muna na hero dito para sa mid laner lang si Ryze1. Oo, Ryze1. Kung RRQ Kaito, may another one. Meron ditong Ryze1. Oo, may Ryze1. Ayan. Pero, syempre, expect natin na more on the XP talaga yung Khalid. Sobrang rare ko pa naman nakakita na i-roam yung pet. Tinanggal yung Nathan. Okay. Natanggal eh. Ano talaga? Respito. R7. Ano yan? Grand Finals Nathan na dumipensa sa lima. Diba? Gumapang paakyat at eventually nagkampyon. And you wouldn't want to give na nga lang din yung specific hero na to kay Sai. Kay CY. Kasi baka ma-WIN niya yung laban. And ngayon, para sa last ban ng RQ Kaito, limit ultra mid pa rin ba? Valentina. Hoy, oo. Ay, oo, parang hindi magaya yung Raging Sunstorm or yung Eternal Guard. Marap may pag na... Ay, hindi! Ay, hindi matapang! Oo, okay lang. Bigay mo yung Valentina. Sabi ni Coach Pau, Nolan ang tatanggalin natin. Wala naman ng... well, actually, may chance na mag-ling pa pala ang, ano dito, ang Marshall Mayhem. Dahil open pa naman ang ling. Kay Kazay, no? Pero parang tinatrap nga nila sa ling, tas kukuha sila ng... Grak ng Hilda ng mga pwedeng panggulo. Ako, hindi ko gustong may predict agad kasi nagmamasharoom din. May mga ganong atake din yung RRQ. Pero sa ngayon kasi, kailangan nila ng pang-lockdown talaga katulad nga ng mga nabanggit mo na heroes. Kasi yung Khalid hindi enough alone. Alone pang ha? Ano yan eh, pang how do I get you? Hindi. Hindi naman. Ano yun? Panggulo yan. I hear the ticking of the clock. Ganon. Ayan. Valentine. I hear the Valentine here sure para sa Marshall Mayhem. Bakit sure na mint? Hindi. Sure na mint na Valentine yung ipipick nila. Kasi hindi binandang RRQ Kaito. Now, for RRQ Kaito, Talolits tsaka Kulod, pwede. O di kaya, dahil Grak walang Claude. Show, Grak Kulod. Oo. Parang ano yun, ang tawag doon ay Danoma na tandem. Oo. Tsaka mga strong independent yun sa linya eh. Hindi mo kailangan na earlyhan na dalaw ng dalawan. Instead, sila yung dadalaw sa'yo. Pero... Kaya nagtama tilts? Ay, oo nga. Oo nga! Open pa. Ayun, no, tumataas ng kamay si Kuya Edwards. So, wala pa naman nangyari. Pinipitik-pitik yung charger, oh. Oo, sabi niya. Huwag kang magpa-fluctuate mamaya. Parang kasi, gigil na gigil, pumindot si Kuya Edwards. Sabi niya, wait lang ha. Kailangan maset ko muna. Okay, hayan na. Umadil na. RQ! Kaito! Wala, tagal sa migaw. RRQ! Kaito! Ayan, sa migaw na. Kunwari na lang, insync kami sa RRQ Kaito, pero... Oh! Wow! Pangalawang 1-1. Eh, ni Toto na yun. Hindi, pangalawang 2-2. Pero si Toto ay nasa liquid. Pero ngayon, Franco! Mark. Wait lang, sobrang familiar, Franco 1-1. Kahapon lang to nangyari, ha? Ano? Lumabas to, ha? Yung dalawang to okay. Na magkasabay. Bossing! Wait lang. Nagkakaroon ba tayo ng ano cosplay? Julian. Pero boss, yung Oknarp 1-1, pang sure na mintlipad, eh. Pag nakagat ka, boss. Naghahanap ka kasi lumilipad na Matilda. Eh, eto. Ayan, lipad. Ay na yung crossbow tang! May kasama bang yung kagat-kagat, min? Oo. Nangat-gatin kayo ng buhay. Medyo nagulat tayo ang doon. Ang hirap hulihin ng 1-1 dahil bukod sa... Pwede niya iwasan. Hindi naman si Franco nagwawala. Loading pa lang. Na ang kanyang maso. Pero ngayon guys, locking in the players, heroes para sa ating laban.
pangalawang beses na makakita tayo ng 1-1. Oo. At sa pagkakataon nito sa kamay naman ng RQ Kaito, kaya simulan na bakbakan! Game number 1, match number 2. RQ Kaito laban sa Martial Mayhem. Di natin na-foresee ang posibilidad ng Oknarp at ng 1-1. Tama na kayo mag-predict. Oo. Pero kayo, huwag kayong aawat mag-predict. Ang aga ng hooker ti doon, nadali niya si Kazai, pero hindi naman niya na-delay si Keanu. Yun naman ang maganda doon para kay Keanu na Gucci Bang, okay lang na mahook ka dyan, Kazai, kasi tama at sinamahan mo ako kasi baka mamaya ako yung madali. Pero surprisingly, para dito sa sabihin na natin magiging rotation talaga ng Martial Mayhem, is mas sila pa ngayon ng maagang gumaganitong mga dalaw. Kahit na inasa natin, mas malikot ngayon sa mapa si Xnova dahil nga meron siyang prangko. Pero ngayon, kung supporter ka ng Martial Mayhem, pwede may comment ang hashtag MayhemUnleash and hashtag WeBelieve kasama ng inyong mga boto or prediction sa kung sino magwawagi para sa matchup na to. Pero kung supporter ka naman ng RRQ, nandiyan ang hashtag VivaRRQ. Ayan na yung sinasabi ko na kapag na-hook ni Kuya Oknarp, bigla na lang papasiban ni Kuya 1-1. Ganun lang ang gagawin ni Xnova at ni CY. Ito yung mga ano eh, ito yung mga hindi natin nakita before na mga koneksyonan na ni Xnova at ni CY. Oops! Oops, si The Wild One. Okay. Oy! Okay, wala, ano lang, ligtas lang. Ano lang, chillers lang. Mamaya pa tayo makakita ng mga pasiban-pasiban, pero ngayon... Ano yung pasiban-pasiban? Yung passive kasi sabi mo eh. Ah, pasiban. Oo. Okay. Pinasiban kasi ni Wanwan eh. Pero ngayon, tingnan natin kung paano habang galaw. Martial Mayhem, mas maaga ngayon ha, na umaatake sa bagay ng klase objective at si Keanu makakasecure ng first turtle of the game. Alam mo kung ano ang pinito ni Keanu? Ano? Ribs. Ay. Oh. Pwede na. Ang bilis niya makaiwas kasi parang ala Matrix eh. Pero dapat siya si John Strength. Okay, hindi siya si John Wick. Tama naman. Dapat siya si John Strength. Tama. Kasi mamaya, hahanapin natin kung nasa na strength nila. Op, ugi shadow kill para makatakas. Walang quad shadow si Kelvin! First blood mo lang i-Rai Z1. Kaso nga lang si Mingguin na may counter kill. Makukuha niya doon si Flacco on the process. Pero, jungler na nakuha ng Martial Mayhem. Alam mo kung sino kamag-anak ni Keanu Reeves? Sino? Si Keanu Gibbs. Ay, magkakamag-anak pala sila. Pero ito yung sasalubong kahit di kamag-anak. Kinagat! Hinok! Hindi pinalagpas! Pati dito sa kapatang taas! Ay, si CY! Nakalkula! Ni-calculated doon si CY. Kinalbo! Oo! Oh, kinalbo yung mga buhok-buhok. Akala mo makakaligtas ka ng gabuhok. Hindi! Wala! Kahit... Ako yung nakaligtas ng gabuhok. Oo, kahit gabuhok na buhay, hindi tinira para dito sa 1-1. Pero grabe yung pagsabay ng Martial Mayhem. 2-2 yung kill score natin. At ngayon, the Iloilo Pride Storms versus the Kingdom. Ngayon, ay, na nakikita naman natin na talaga namang pahit sila yung nanibago. Ganito pala sumabay mga taga Iloilo. Oo, hindi kami ang dumayo, sabi ng Iloilo. Kayo ang dumayo dito sa amin teritoryo. Ngayon naman, nandyan yung EG Boy na ilalapag si Kazai nung nahook. Bigla na lang nawala ang buhay. Nang isay eh. Nang isay. Kaso si CY, eh medyo nadedelikado ha. Ay, oo. Yung kanyang 1-1 ay 0-1-0 kontra... Paano ba ang magiging galaw ng 1-1 para gumana katulad ng sa mga bagyong Benny? Kailangan yan, eh ano, may attention ni Oknarp, ni Kuya Xnova. Kasi kapag hindi niya dinalawan, medyo egos talaga siya sa carry kasi ano yung the truth hurts eh. Tsaka yung early kasi ng 1-1, hindi naman super impactful. Kasi nakikita naman natin na may specific sequence kasi. Actually, totoong may sequence bago kasi siya lumipad with the crossbow tank. Kaso ito, nag-stack up ng mga members ng Martial Mayhem. O, teka lang, nakakagat dito. Nandiyan yung Raging Sandstorm. Galit na nga yata si Kuya Perth. Pero si CY with a double kill. Ako kanina yung binigyan. Pero ngayon, kayo aking bibigyan ng kapalit. That's a double kill for CY. Magandang investment. Pero yung purple, kinuha ni Calculated. Nagulat ako sa lahat ng tao. Siya yung dumayo doon. Sabi niya, purple. Iwan mo ako ha. Sabi niya akong bahala, mga friends. Pero ngayon, sa may bandang baba, opensa para kay Flacco. Kaya, hindi naman siya mapapatay, lalo't meron ngang Tore. Pero ang napansin natin is the funnel to Sai. Bigay lahat kay Sai. Hayaan mo nang lumaya. Nag-switch up na sila ng lane this early. Ang ganda nung reaction nila na medyo napupugo nga si Sai nung early dun sa taas. Medyo rap may katapat, kaya CY, sa'yo na lahat ng siomai. Ay, oo. Binigay na muna. To show my buffet. To show my love. Pero ang ganda ng retry talaga ni Keanu. Nakakadalawang turtle na sila. And
Ito naman yung counter kill, no? Ganda nung kagat, hindi siya na-cancel, plus yung secondary crowd control because of the Raging Sandstorm ni The Wild One. So, gumana lahat ng yon, nabigay pa kay CY yung kill. Medyo nabawi na yung yung disadvantage niya kanina sa gold lane. Tsaka yun yung sabi natin instance talaga na maasahan mong isang Khalid, especially na hindi niya kinailangan na sobrang haba na sequence ng pag-ride niya sa Raging Sandstorm niya. Kasi kahit katabi niya na nga lang din, di siya nag-alangan. Kaso ito yung katabi. Hop, flicker para makaiwas. Pero yung flicker na yun ay very crucial. Uh-huh. Pwede silang i-go dito ng kingdom. Yung ginawa ni Kazay, nakaiwas na siya pero flicker pa niya para sure talaga. Ngayon, di na nakaiwas pero na-stun na. Pero may final slash doon. Medyo nasaktan sila. CY is down. Siya yung dapat mabuhay pero siya yung nawala. Ngayon, tuloy pa rin si Flacco sa panggugulo doon sa likuran. Dalawa sa isa ang naging palitan. Hindi, wala pala silang nakuha. Wala. Laban sa MM. Pero ngayon, dediretso doon sa likod. Dinasalan lang ni Edwards. Binait lang si Flacco mismo sa loob ng tore. Ito yung pagkakataon na sinabi mong dasal lang. Yun yung naging sagot dito ng RQ Kaito. Pero ngayon, yung Turtle ay makukuha pa rin ng Martial Mayhem. Oh. Sweep objective here on the bigger picture ay lumalamang ang Martial Mayhem. Pero sa pagkakataon kanina, may mga instances talaga na nakikita natin na bumabawi sa ibang aspeto yung RQ. Katulad nga ng pag-push ng mga wave ng minion doon sa baba na actually nakabasag na nga sila ng tore. Oh. Diba? Even before the Turtle has spawned. Pero ngayon, para sa Martial Mayhem, yung ganung klaseng mga pick-off, yung ganung klase ng mga play, kaya gani. So, pwede nilang somehow i-polish pa. At mas maganda kung ganito yung mga clashes na pwede nila magawa all throughout game number one. Si Flacco, yung final slash niya, that's a four-man final slash. And not just that, pinigilan niya yung Bloody Hand, pero ngayon merong hook na naman nakokonekta kay Kazay. Ay, kaso nga lang, kapag may isang natatanggal dun sa tower nila, medyo natitilt yung balance nung kanilang aggressiveness. At ngayon, dahil nga may tinanggal sa equation, hindi mag-i-equalize ngayon yung solution para sa Martial Mayhem. At ngayon ang solution ng RRQ Kaito ay pagtulong-tulungan sila. Raging Sandstorm! Plus nandoon naman yung mga darts ng isang CY double kill na naman. Ano to? Kada namamatay, dumo-double kill ka CY? Oo, bumabawi siya. Sabi mo kasi, hindi lang dapat one step forward, two steps forward ang ginagawa dito ng RRQ Kaito. And ngayon, they want to be successful pagdating sa mga ganong klase ng pick-off. Kasi yun talaga yung strength eh. May Franco ka, meron ka pang Kelvin for the respo or for the backup. Pero ngayon, nararamdaman natin yung additional damage na nabibigay ng isang 1-1 pagdating sa overall view ng mga clashes. Ngayon na, lamang ang RRQ Kaito sa map control dahil din sa mga paulit-ulit na mga hook na ginagawa ni X-Nova, kailangan iwasan yun ng Martial Mayhem. Oo. Kailangan nila maging mindful. Maging classy, maging cutesy, maging demure. Pero ngayon, kailangan din naman nila syempre maging very careful. Kasi nga, laging si Kazay, bago pa siya makapag-ejector, bago pa natin makita yung stoppable force, natatanggal siya agad. So medyo nakakapanghinayang yun. Pero dito, sino manghihinayang? Ooh, it's gonna be Kelvin getting that Lord down, pero meron dong magpapaangat na EG Boy. Kaso nga lang, papasok na naman. Nandiyan din naman yung final slash yung Flacco, pero lower HP kasi mabibigyan. Pero ngayon, diretso pa rin. CY is lower HP as well. Tatakbo, pero hinahabol na lang dito ni Ryze 1. Iba. Pero hindi niya maabutan talaga. Kazay? Ayun, si Kazay ang mukhang aabutan ng Kingdom. At nandoon, si The Wild One at si Kelvin para kunin yung kill. Saka nakita mo yung mga members ng Martial Mayhem, sila'y nagkagulo-gulo eh. May stulang sila'y nahilo. Kasi pinagbukod-bukod sila ng daraanan. May friends pa na patuloy-tuloy na nanggugulo. Kahit puruan mabayan ng enhance everything, dadasalan ka lang yan eh! Nandito na naman yung dalawa. Pero mukhang sila yung napa-atras na. Ang sakit ng damage ni Keanu. Nakaiwas na doon, Alamatrix eh. Ang dami niyang iniwasan. Yung palakol, yung espada, and everything in between. Kaso ito yung hindi maiiwasan. Naiba to ngayon si X-Nova paloob, pero may winter ka na gagamitin. Pero nakalipad si CY. Kaso nga lang kulang pa ng damage. Maganda sana yung pagkakalipad, pero hindi pa rin talaga makonvert sa kill. But this time, RRQ Kaito. Kahit nasabihin natin nahirapan sila ng early game, I mean, ngayon parang sila pa yung nanalo kasi nandyan din naman yung mga stanogo mula kay Flacco, pero may shadow pabalik.
Etong si Kelvin. Grabe yung mga pa-step forward dito ni Kelvin, no? Tapos biglang ba-backward. And that's the beauty of the Hayabusa, eh. Afford niya yung ganong klase ng mga jump in. Literally, ha? Kasi yun na nakita natin na nagdelikado si Calculated. But imagine, dahil nga merong threat na pwede siyang ma-vengeance or ma-hatak, magalpit ni Kiblako, is iniwasan niya na lang din muna. Ramang naman sila sa map control. Overall, wala pang nababasag sa kanilang mga tore. And to be honest, ngayon is mas kontrolado nila yung mga setups kasi hindi nila kailangan sobrang lumapit. Dahil nga, pwedeng sila yung magpalapit sa kalaban. Especially na meron nga silang X-Nova na so far ay 209 pa pala yung KDA. Hindi pa siya napapatay. Oo nga, sa sobrang, kahit sobrang aggressive siya, ay hindi siya nabibigyan dito ng kuponan ng Marshall Mayhem. But this time, nagkakapwestuhan, ha? Ang gusto lang naman kasi ni Sai lumipad. Oo. Lahat naman ay gagawin, maabot lang ang pangarap, pero hindi naabot ni X-Nova. Kailangan kasi yung mga libon na lumilipad. Pero ngayon, siya ay mahal naman ng Arkyo Kaito. Hinahayaan bumawi, hinahayaan bumanse. Sabi niya, farm ka muna dyan sa gilid, mamaya, the show is yours. Pero ngayon, yung show natin ay medyo 50-50. Bakit 50-50? Eh, Athena, sobrang laman ng Arkyo Kaito. Kahit sila kasi, guys, nag-aalangan sila sa pagpasok. Oo. Nakakakita tayo ng magandang setup. Malayer lang ng tama ng Marshall Mayhem. Pwede nilang pantayin yung mga basag sa tore na yan, eh. Pero sa ngayon, lagi din kasi talaga ulitin natin na unaan si Kazai. Hindi pa tayo nakita muli ng magandang ejector. Instead, sila yung na-e-eject out katulad sa mga ganitong objective na ngayon magre-respawn na nga lang. Then first or rather second lord na ito na mukhang ayaw palapitan ng Marshall Mayhem. Conceal play. Nakatago pero kita naman din. Nandiyan si Ferds. Para mag-provide ng vision. Okay. Oy, hinahabol ako. Wala muna. Reset ang Lord. Pero sa ngayon, 12 minutes, Lord Enhanced na nga ito. Pero kita mo yung pag-aalinlangan pa rin ng mga members ng Marshall Mayhem. They want to ensure na kumpletong limay nandito kasi may namumuong minion wave doon sa may bandang baba. Mapipilitang muwi ang isa kahit paano. Dumapensa, pero ito yung kinagat! Kinagat naman sa Winter Crown para di siya ma-stun. Tapos mapasok na lang si Kelvin and the rest of the gang for RRQ Kingdom. Double Winter kill para Crown sa Hayabusa. Winter Crown para kay Edwards Fernandez. Ngayon si CY nag-gabol. Tamang jumping-jumping lang. Ginagawang jumping rope yung kalaban. Pero ang totoo, trip to Jerusalem yung laruan. Kasi sino nga bang makakakuha ng Lord? Mukhang give up na ng Marshall Mayhem yan. It's gonna be Kelvin getting that Lord down. Di man akin yung turtle, pero yung Lord sa amin. Single double, eh. Single Lord nakuha dito ng Arkyo Kaito. Double knockdown, double man down for the side of Marshall Mayhem naman na nakuha nilang kill doon. And after that, kita mo kung paano pa rin nila na somehow dinidisiplina yung formation nila kahit sa pagkuha na nga lang din ng purple buff. Eh, sobrang reactive ni Nova. Lagi niyang binabantayan yung mga possibilities na baka meron kasi pumlicker, final slash, baka meron pumlicker, ejector dito. Pero ngayon, walang biglaan kasi planado ng Arkyo Kaito ngayon. Mamarcha ang Lord sa may bandang gitna. And for Marshall Mayhem, kaya pa rin naman nilang tunawin ito. Pero ang problema is kung paano nga ba sila makaka-opensa pabalik. Depensa, walang problema, eh. Pero yung opensa nila ngayon, ang medyo kukwestiyonin natin. Wala yung immortality ni Kazai. Medyo mahirapan silang pumalag ngayon. Nag-aantay tayo ng isang setup. Kaninong mauuna? Is it gonna be Kazai with the ejector o yung hook ni X-Nova? Wala pa. Yung Lord nakapasok na. Basag na rin yung gitna. Mababurst down na lang din yung Lord pero mukhang yung taas ay susunod nila. Kaso nga lang nawala ng minions na clear ni Keanu. Mukhang didisiplina ang Arkyo Kaito. Diba, ito yung sinasabi natin, no questions when it comes to defense. Kaya yan ang lineup ng Marshall Mayhem. Pero hindi sila makapag-initiate ng sequence na sila yung lalamang. Hindi nila magawa yung final plan nila. Yung final plan na makakuha ng kill, multiple kills dito sa Arkyo Kaito. Kasi sila ngayon yung somehow sitting ducks sa nangyayaring laban na to. Hindi ka pwede maging sitting pretty, maging sitting pogi. Kasi ngayon, kakatok ang kingdom, mababasag pa ang lahat ng inhibitor turret sa base ng Marshall Mayhem. Oo, nabasag yung tatlong lane. Pero mukhang go time pa rin, X-Nova. Nag-aabang lang ng pwedeng mahook, ng pwedeng makita, ng pwedeng mabingwet na tila pa isda. Pero may flicker hook doon na magmimintis yata. Kaya ang sabi ng RRQ Kaito, hindi na lang ata. Oo, alis na muna tayo dito. Oo, sabi niya, huwag na. Huwag na muna. Pero sa ngayon, for Marshall Mayhem, ay go na muna. Ngayon, pwede nilang somehow
take advantage yung walang flicker sex Nova. Nandito ang cosplay. Ang ganda nung Terrify! Nandiyan din naman yung pasok na Raging Sunstorm. Wala kay Edward Fernandez pero wala siyang tatamaan. Kasai is gonna be down. Susunod na si Flacco. Pero may mga EG boy pa na nagkalapagan. Yung wave! Nagkakopyahan. May wave doon sa bottom lane. Naabot pa ng The Wild One. Itong si Kasai, si Ryze One Rather at the tower lock na nga sila. Calculated alone. Di niya na makakalkula dahil RRQ kahit will take game one against Marshall Mayhem. Succeeding on to taking the throne for game number one, RRQ Kaito secures the first game para sa star match na ito. And definitely na, nakita pa rin naman natin yung galing at husay ng mga taga Iloilo. But it was too much to handle. To beat the heat, syempre, you have to stay hydrated. Tama lang din para sa RRQ Kaito. Umiinom ng tubig si Kuya Kelvin eh. Napainom siya eh, sabi niya. Oo. Man, parang nakuha na akong tatlong turtle ah. Oo, parang mapapainom ka talaga ng tubig. Pero RRQ Kaito is stopping the pride of Iloilo as they take game number one. Pero mag-i-stop sila for water break. Oo. Water break, restroom break. Oo, lahat na muna ng break na pwedeng gawin. Wag lang break up. Oo, ibang break up yun. Kasi so far sa mga ano naman, sa mga bali-balita, masaya naman ang ating mga players sa kani-kanilang mga buhay-buhay. Ano, buhay-buhay. Pero ngayon, ang buhay-buhay ay hindi weather-weather lang dito. Kasi ngayon, yung naging prediction so guys ay tutumpak kaya sa nangyaring game na yon. Comment down below. Tsaka yung mga kamag-anak man dyan ng mga Marshall Mayhem, pwede rin kayo mag-comment ng supporta nyo. Or kung supporter ka naman ng RRQ, ayan, welcome to our live stream. Our international viewers as well from the Kingdom of RRQ. Shout out to the Kingdom of RRQ Kaito. We are very much grateful that you are supporting us here in MDLPH. And sit back, relax, and enjoy. Watch the show, and thank you. Yes, and enjoy the show. Nauubos na yung English ko eh. Okay na yan, pero itong hindi mauubos. Tingnan natin kung paano nga ba na natubos ng RRQ Kaito yung naging laban na yun. Kasi nung una talaga, nakasanla eh, no? Nakasanla eh, na nalalagay sa alanganin, tumataas yung amilyar. Diba? Pero ngayon, natubos eh. Oo, na binayaran mo na yung kapital at yung kapital na yon is pinagbayaran naman nila sa pagdating sa mga pick-off. Sa akin na sinabi na sanla kasi nga nakuha yung mga turtle so medyo nalubog ng konti doon yung early facing ng RRQ Kaito. Munting nga nga eh, tumalbog din eh yung checking ipambabayan. Pero umissue naman dito si Kelvin. Tama. Sabi niya sa Lord ako babawi, promise. Eh syempre pag may promise na, depende yan kung titingnan mo. Saka medyo napasubo sila doon sa loan nung umpisa. Kasi pinupuhunanan nila. Mataas ang interest Yung panggugulo ni Exnova eh, kaso dahil nga ang naging interest ay si CY na dali siya dun eh. 1v1 with the great one yun. Pero sa ngayon, ang interesting part is CY would actually be the rich guy na carry para sa round na ito. Yung sabi natin kanina, sa early mahihirapan siya. Pero asahan mo, pabigyan mo ng espasyo, mabigyan mo ng items, lilipad talaga siya to success. And nag-reflect naman yan even onto the, sabi natin damage onto the towers na totally na nasakop ng kingdom. Na-conquer talaga nila yung each and every lane sa ating mapa. Na umabot pa nga sa point, di ba, na lahat ng lords, katulad nga sa pinrami si Kelvin, ay sinecure niya naman. Bumawi siya doon nung hindi siya nakakuha ng turtle. Na gumana yung promissory note. To whom it may concern. Concern, yan. Sa ano muna eh, promissory note eh, sabi ni Kelvin. Mamaya pero, na lang po sa Lord. Mamaya, bayad na, sabi niya. Ayan na, nabayaran ko na yung loan natin kanina. At bumawi ng gustong RRQ Kaito. Up until the end, nakakita tayo ng mga magagandang team fights. Pero ito talaga yung sobrang bumawi para sa game number one. None other than Exnova with his Franco 3014 KDA. Sige, hook nga boss. Oy! Hinook papuntang RRQ doon. Siya sa ano lang, sa Santa Lucia lang, hindi sa Indonesia. Si Bloody Hunt. Si Bloody Hunt. Ikaw si The Bloody Hunt. Noong nakaraan siya, si Unstoppable Force. Ngayon, si Bloody Hunt. Ang moniker po kasi ni Exnova, depende sa ginagamit niya. At kung ano yung ulti nung ginamit niyang hero. Kapag naka-join siya, The Unstoppable Force siya. Pag naka-chunga, The Way of the Dragon siya. Pero ngayon, it's The Bloody Hunt for Exnova.
that sealed most of the deals here para sa Art of Kaito. Hindi to matama yung no problem. Oo, diba? No agad problem. Na lang tsaka Winter Crown. Diba? Okay na sapat na na ano yun. Itali mo man yung kamay niya, kakagating ka niya. Pero sa laro lang ha. Sa laro lang mas baka. Baka tatuwahanin nyo. Baka makasalubong niya kayo ng ex-lobo, kagating kayo eh. Wag naman. Mabait to. Mabait yan. Pero ngayon, walang bait-bait muna para sa nangyayaring laban na ito. And definitely na nakita rin talaga natin yung naging holdover niya sa mga members dito ng Martial Mayhem. Sobrang, ito yung ideal na tank kasi nagsusoak up niya yung damage. Nagagawa niya yung initiations that you want nang hindi siya namamatay. So, present pa rin siya at all times. Tapos, yung mga Winter Crown nila sobrang crucial. Lalong-lalo na ni Ferds at nito ni Exnova na hindi na nakakancel yung mga Bloody Hunt at yung mga pagdadasal na paano ginagawa nila. Paano mo ba ika-cancel yun? Oo, oh, naninigas yun eh. Suppress eh. Oh, parang ano yun eh. Parang ano, hotdog sa ref. Uh-huh. Na hindi mo pwedeng iluto agad pag bagong galing freezer. Oo, oh, pero sa ngayon, napakuluan, nanungot ang sakit at hinagpis sa nagyaring laban na yun. And definitely, RRQ Kaito still has it. Na nanguna shaky, pero they still got their groove. Pinakiramdaman muna kung ano nga bang tono ng kantang to. At ang tono ay umayon para sa kingdom ng RRQ. Tsaka yung ano din, yung mga respo din ni Kapitan Minguin sa